Ayun, ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Sana po mga kaibigan ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig at nanonood dito po sa ating panibagong reaction video. Ako po muli naman sa Taong Gala, ang iyong kaagapay sa lansangan na laging gumagala. At sa araw nito, ang ating pong bibigyan ng reaction video katulad ng nakikita ninyo sa thumbnail, itong viral na trio ng Katarpan. Ito na nga po mga kaibigan, sa ating pong pag-iikot sa social media ay nakita ko ang isang post mula po sa Northern Samar kung saan itong mga batang ito ay nakita nating kumakanta ng isang awitin na pinasikat ng dilaw. Ito ang viral na awiting Uhaw. Abay na mga kaibigan, hindi na natin patatagalin pa ano, at mamaya po ibibigay natin yung ating reaksyon. Ang pinakamaganda, panoorin po muna natin ang video nito. Okay, let's go! Ito na po! Galing nila, no? Napakagaling talaga nila. Ginagamit na yung accompaniment para sa well mga kaibigan, ano? Narinig nyo naman. Alam nyo, sobrang galing talaga nitong mga batang ito. Saludo talaga ako. Para po sa mga bago lang sa ating channel, ito pong trio ng Katarman ay na-discover po ito ni Mr. Xavier Yunes habang naglalakad siya. Ito pong mga batang ito ay kumakanta sa lansangan, kapalit po ay Varia, dahil tinutulungan nila ang kanilang tatay at ang kanilang kinikita rito ay para sa kanilang pagkain. Okay, so alam nyo, isa sa aking dalangin mga kapatid na sana, sabi ko nga, isang araw makita natin itong mga batang ito na hindi lang sa lansangan nagpe-perform kundi sa entablado. Nung pong huling update sa video ni Mr. Xavier Yunes, inilapit po ito niya sa DSWD at nakita natin o narinig natin na itong mga batang ito ay papaaralin ano po ng DSWD at mayroong grupo ng mga na may programa ang DSWD na dinidiscover nila yung mga talento at kasama ito sa parang magpe-perform sila. May time sila, no? May araw sila na magpe-perform sila sa Freedom Park ng Katarman. At may mga performer doon. Hindi lang sila naman, pero kasama sila sa mga magpe-perform. Ang samot na langin natin mga kaibigan na itong mga batang ito, katulad na ni, makita ito ng mga, yung mga talent scout. Talent scout kasi ang gagaling nila, kita nyo naman, hindi lang sa pag-gitara, no? Sa pagkanta, ma-enhance ang mga boses nito, may boses ito, tapos napaka-smiling, talagang andyan na eh. Ang kailangan lang nito is mayroong mag-guide. So kung mayroong makakakita nitong talent scout, o magma-manage sa kanila, ano, para at least kahit pa paano, hindi lang sila
sa lansangan gumagala, hindi lang sila sa lansangan kumakanta, pero magkaroon din sila ng sariling identity at personalidad. Ito yung pinakamainam eh. Oh, magkaroon sila ng pangalan na tatatak sa larangan ng musika. Alam niyo po, ang mga waray-waray ay sobrang mahilig sa musika. Sobrang, kumbaga ay masayahin. Tandaan ninyo mga kaibigan ha, ay isa sa kultura ng mga waray. Sabi ko nga ba, pag may inumin, may pulutan, todong kantahan na yan. Sigurado yan. Minsan nga, kahit walang video, okay. Meron lang yung bilao, kunigo kong tawagin sa amin. Pwedeng-pwede na yan. Todong kantahan na, lalo na nag-iinit-init na, ika nga naman, ano, at talagang medyo nakakainom na. Ay, nako, todong kantahan na yan. Meron din ginagawa sila yung sa kutsara, ginagawang accompaniment ng pagkanta. Tuloy-tuloy na po ang kantahan. Ganun po ang kultura ng mga waray. Pagdating sa musika, masayahin at magagaling kumanta ang mga waray. Uy, waray po tayo. Ano? Well, tayo naman po ay kumakanta. Hindi po naman tayo magaling. Pero ibig sabihin, mahirig din po tayo sa musika. Oo. Pero itong mga batang ito, sana one of these days makita natin na hindi lang sila sa lansangan kumakanta. Bakit? Para yung kanilang talento, mga kapatid, ang magbigay daan sa kanila upang maiangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Kung titingnan natin ang kanilang kabuhayan, kung titingnan natin ang kanilang kalagayan, ang kanilang bahay ay talagang payak at nasa laylayan talaga sila. Yung kanyang tatay hindi gaano nakakatrabaho dahil may karamdaman. So, tila itong pagkakanta nila sa lansangan ang nagsisilbing source, kumbaga, ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Pagkain, no? Dito na lang. So, ito na yung kanilang nag-gibay. Ah, pero aside doon, ang kagandahan, narinig ko yan sa interview ni Misty Sabriunis, yung passion ng mga bata. Kasi itong mga bata talaga ay talagang mahilig kumanta. Well, hindi naman natin may pagkakailan. Kasi kung hindi mo passion ito, kung hindi mo hilig yung pagkanta, ay hindi mo gagawin. Sabi nga eh, kung hindi mo hilig at gusto ang isang bagay, ay hindi ka magiging masaya. At kita naman natin sa kanila, habang kumakanta, ay andyan yung ngiti. Talagang, aside sa magaling ang maganda ang kumanta, magaling mag-gitara, maganda yung busas, na i-express nila sa kanilang pagmumukha, yung kaligayahan natin. Ayan, Miguel, love shoutout nga pala po, mga kaibigan, no? Si Fernan Fabregas, isa din po sa nag-imbita sa mga batang ito. Dinala ito niya sa Miko-Miko, nakita ko din sa vlog niya. Dinala niya sa Miko-Miko dahil mayroon siyang kamag-anak mula sa abroad na gustong makita itong mga bata at tinulungan nila. Of course, syempre si Misty Sabriones, ayan, saludo ako sa iyo sa pag-vlog mo sa mga batang ito. At ngayon po ay nasa 300,000 views na po ang unang vlog ni Misty Sabriones. And of course, mga kaibigan, ayan, kung nag-enjoy po kayo at kinilig kayo sa trayong ito, comment down below. Kaparte po kayo ng vlog nito. Shoutout nga din po pala sa aking kababayan na mula sa Spain at taga Katarman, taga Barangay Dalaket. Ayan po si Rans Esperaguco. Ayan, OFW, Waray Waray, OFW Tuklo. Ayan po yung channel niya. Ayan, shoutout nga pala. At aba, kababayan mo ito, kabarangay pa, taga Dalaket. I'm very sure, hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari. Abangan na lang po natin. And of course, mga kaibigan, binabati natin ang ating mga kasama sa Team Kulit. Ayan. Miga-miga love shoutout dyan sa ating mga kasama sa Team Kulit. Every day, mayroon po tayong bingo bonanza tuwing alas 5. Kung nais nyo pong maglibang, ayan, punta po tayo sa Sisley Channel. Every day po yan. At talaga naman, puno ng kasiyahan. At isa po sa pakakaabangan ninyo, mga kaibigan, ang Pampanga Charity Mission na gagawin this coming June 17. Bueno, ako po naman si Taong Galamang, kaibigan. Sa muli po, lagi nyo po sanang subaybayan ang ating mga reaction video. And thank you so much po sa mga taong yumayakap ng ating channel. Tayo po'y palaki ng palaking pamilya. Munting kahilingan lang, mga kaibigan. Sana po, huwag nyo pong i-escape ang ads. Tulong na rin po ninyo sa channel na ito. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Paalam. Sandali.